Good morning. And Saturday na naman at bagong vlog na naman kami. Ha? At ayun nga, nag-uumagahan na kami ni Mrs. Yan ang umagahan ni Mrs. Oh. Ang tawag dito, Chi. O, avocado. Avocado sandwich. So, ayun yung sa akin. Noodles. Naluluto pa ni Mrs. Bumila ako ng noodles dito sa African store dito malapit sa amin. And ayun, nakakita ko nung pangalan niyan, Indomie. Idoni. Idoni na noodles. So ayun yung mag-ahanin ko. And mamaya, babalik pala kami dun sa African store na yon para bumili ng bigas. Kasi kukunti na yung bigas namin eh, mga ilang saingan na lang yon. And yun, kailangan na namin bumili ng mga 20 kilos siguro para matagal-tagal na stock. And yun, kaya muna tayo ng umagahan. Good morning. And ayun, tapos na kaming maligo, tapos na kaming mag-umagahan. And pupunta na kami ngayon sa supermarket dahil nagtimpla ako ng pang kaldereta. So bibili ako ng mga gulay na panghalo. And tingnan nyo yung forma namin ngayon. Mga hype beast kami ngayon. Hi. Naka-easy pa ako. Ang tagal ko nang hindi nasasot yung easy ko. Dumilaw na yung ilalim. Ba't dumidilaw itong gilid? Dumi na yan. Ha? Dumi? Mm-mm. Parehas kami nakasombrelo ng ganito ngayon. Kasi nga kakaligo lang namin. Tapos, mahirap kasi lumabas dito ng ano, basa ang buhok. Pagkakaligo lang, mas magandang maglagay ka ng bonnet o kaya ng sombrelo kasi sa sobrang lamig sa labas, magkakasakit ka lang. Ayun. So tara, ciao. At nandito na kami sa labas. Malamig siya. Pero pag naglalakad, hindi masyado mainit. Ah, malamig na. May hangin. Konti. Pero pag nasa loob ng bahay, sobrang lamig. Bakit kaya? So, ayun, maglalakad-lakad muna kami bago kami pupunta sa supermarket. Nalaglag yung aking ana. Ayun, nakaano. Hirap kasi pag pag tango. Alam niyo na nalaglag itong bakal na sumasabit sa ilong. Kaya, ayun, Chimo, kung maganda dito cinematic muna ako dito, gagamitin ko yung aking smartphone. Let's go! Ferrari. Wow, ang gaganda ngayon na nakikita namin kotse dito. May Ferrari, may Mustang. May yun, yung dumaan nga na Mercedes. At yung tindahan dito ng mamahaling pabango. Ayan, dyan kayo makakakita ng Creed. Mahal yan. Can't afford natin yan, can't afford. Kan ba yun? Ha? Magkano yun? Mahal, mga nasa 200. Tingnan natin. Ano kita mo? 300 for 100 ml. Ang mahal na. Mahal na. Doon ang mga mahaling pabango. Ito yung street sa amin na puro negosyo. Ayan. So, nagwi-window shopping kami ni Mrs. ngayon. And on the way na kami sa bahay. Dito pala nagtatrabaho si Mrs. sa orange na yan o yellow. So yung amo niya nakabili ng bahay dun sa baba. And ibinibenta sa amin yung dati nilang bahay. Pero sobrang mahal. Nakita namin sa parang agency na pinost nila. Yung gusto nila 130,000. Ilang kwarto lang? Dalawang kwarto? Tatlo, halos. Ah, tatlong kwarto, tsaka maliliit ba? So, yun, hindi namin nagustuhan. Balak nga pala namin bumili ng bahay dito. So, kukwento ko na sa inyo yung nangyari dun sa bahay namin. Hindi ko kasi kunukwento sa inyo dahil, syempre, mahirap mag-celebrate ng
ng maaga katulad ng nangyari ngayon. So ayun, bibili nga sana namin yung bahay na tinitirhan namin. And gusto kasi nung may-ari parang mas mataas eh. And may nakita kong bahay dito, yung white na yon. Pero yun, mas mura yung white na yon. Kaya lang ang problema, shockot. Nakatakot ang likod. Ilog. Hindi naman ilog, bakanteng loteng malaki yung, yan yung pabrika na to, yung likod. So parang ayaw ni misis. And yun, pagpapatuloy yung sa bahay, bibilin sana namin yung bahay naming tinitiran ngayon, yung condo. Pero nakausap namin yung may-ari, ang mahal ng presyo niya sa amin. Gusto niya magkano? 120. Ilang million yun? Eh nung inano namin, pinasok namin sa parang agency na tumitingin ng bahay kung magkano yung valuation. Yung valuation ng bahay, tiningnan kung yung mga kwarto, kung anong sukat. So lumalabas lang na 73,000 hanggang 83. Tapos yung may-ari binibenta sa amin ng 120, eh sobrang laki naman ng patong. Kaya ayun, maghahanap kami ng ibang bahay. May nakita rin kami dito malapit sa amin, kaso lang walang garage na. Pero malaki na rin yun, okay na rin. Tatlong kwarto rin. Tapos yung ano niya, parang mga saksakan niya ng kuryente, parang hindi na modern eh, dahil nakalabas pa yung wire. Kasi sa tinitira namin, kasi sa tinitira namin bahay ngayon, yung mga wire nakatago na sa ano, nakatago na dun sa, hindi mo na makikita dun sa dingding. So yun yung kagandahan ng bahay namin ngayon, kaso nga lang mahal. Ayan, tingnan nyo pag mainit na lumalabas na yung mga bulaklak in yellow. Ito yung pink. Yan. And sobrang lapit na namin sa bahay. Luluto naman kami ni Mrs. Tapos mamaya dadating yung barkada ko, si biyahe ni Jepoy. So isa-shot kami syempre. And ayan, birthday pala ni ano, Pinoy Biker Italy ngayon, Joel. Happy birthday Joel, kung manonood mo yung vlog namin. Next time na lang tayo mag chat pag okay na. Eh, nandito na kami ngayon sa bahay. Napansin nyo siguro na balot na naman ako, kasi kakaligo ko lang tapos magliluto naman ako ng kaldereta. And yun, nakapagod maglakad. Sigurado pagkakain ito, makakatulog na naman ako. Ay. So ayun, nakaluto na ako ng kaldereta. Ayan. Wow, tingnan nyo naman yan. Bali yung ginawa ko, kalderetang baboy lang na may buto-buto. Tama-tama mamaya sa pulutan namin ng tropa ko. Yan. Eh, na yun. Kain muna tayo. Gutom na kami. Gutom na si Mrs. Gutom na rin yung mga bata. And siguro gutom na rin kayo. Sabi-sabi na tayo kumain ng tanghalian. And mag-3 PM na. So, katapos lang namin kumain, natutulog na si Basti tsaka si Mrs. And tumawag yung barkada ko. Susunduin niya na ako. Bibili kami ng tubig muna. Tapos, bibili rin siguro ako ng bigas pag bukas yung binibilan kong Afrikan. So, ayun, hindi na ako nakapagpahinga. Medyo pagod. Tapos mag-shot kami. Siguro madali akong malalasing nito. And 4:05 na. Mag-start na kaming mag-shot ni Jepoy. Dahil ni Jepoy. Ayan, ang inumin namin. Baka malaglag pa, sayang. Kailangan mag-alcohol. Siyempre, Saturday ngayon. Saturday is alak time. Ayan, swan Jepoy. Ciao! Ito yung pulutan. And mamaya ko iinit yung kaldereta. Mamaya, pre. Oo, ngayon na. Mamaya, ngayon pa tayo eh. Yan, may natira kaming, kasi pinasobrahan ko na yung niluto ko kanina ng kaldereta para nga meron kaming pulutan. And alam niyo yun, para hindi na masyadong hassle sa pagluluto ng mga pulutan. So, ayun, magsashot na kami. And ciao! Ciao! Hindi, ganun.